So, hello mga padi! Kumusta? Andito na naman tayo sa bagong episode ng ating pag-review ng ating mahiwaga barel. Napanood niyo ba yung unboxing nito? Kung hindi niyo pa napanood, hanapin niyo lang dyan sa baba. Ang bakit-kwela yun. So, halika, simulan na natin. Para i-review natin kung gaano katibay ang barel na ito. Ayun, itatry natin siya para i-mount itong wall mount ng TV namin. Sundin natin yung manual. Ito yung mga kasama niya, mga accessories. Then, kailangan natin ng tools, barena, and then 10mm na barena sa bato. So, unfortunately, yung nabili natin na kasama na kit ng Bosch barena natin is hanggang 8mm lang. So, tumakbo tayo sa hardware. Buti na abutan pa natin siya na bukas. Bumili tayo ng 10mm. Na barena. So, ayan. So, sakto. Magagamit na natin siya. So, mga padi, mamarkahan na natin yung butas sa pader. Gamit ang ating lapis sa ating level. Ngayong nakamarka na tayo, anim na marka, butasan na natin gamit ang ating mahiwagang barena. So para hindi tayo magkalat ng alikabok at ng mga buhangin ng simento, kailangan natin ng pangsalo ng simento habang tayo nagbabarena gamit ang ating mahiwagang Tupperware tsaka masking tape. Ganyan. O, diba? Meron ka na mahiwagang pangsalo. Alright! So, simulan na natin ang pagbabarena para matry na natin kung gano'n siya kaganda. Alright! Di ba siya tumago sa kabilang ano? Kabilang bahay. Kabilang unit? Hindi naman. Sana hindi naman. So ngayon, gamitin na natin siya ng 10mm. Para lumaki yung butas. O, di ba? Oh, natanggal. Maluwag kasi. Tanggal. Hindi siya nahigit na masyado. So, ulitin natin. So, ngayon, try natin yung tops. So, medyo mahigpit. Kasi sabi nila, 10mm, nakuha natin na barena is 3/8. So, medyo maliit siya ng konti. So, palakihin natin ang konti lang. Alright! Try natin ang martilyo.
Electric pa lang muna natin siya. Mukhang umiinit. Anim pa lang na butas yun. Pang-anim na butas. Uminit na siya. Pero, okay pa naman. Uminit lang. Mungawakan ko siya dito sa may motor niya. So, medyo mainit. Yung battery, so far, okay naman. Hindi naman siya uminit yung battery. So, yung motor lang talaga yung medyo uminit. So, palamigin natin ng konti. And then, tapusin na natin yung pang-anim na butas. Eto na ang ating nakolektang mga buhangin at simento. Ting! Walang kalat. Andito silang lahat. Pwede nyo rin hugasan to para magamit ulit. Lagyan ng kung anumang ulam. Siyempre. Ito na yung mga tornilyong gagamitin natin sa pagkabit ng bracket dun sa wall. So, i-try natin kung alin yung magkakasya dun sa mga kasama sa ating Bosch na barena. So, looks like wala rin. Oh, no. Kasi mukhang 12 ang ulo ng tornilyo na to and ang available is 13. Kaswerte naman natin 10, 11, 13. Medyo pag pinagtampuhan nga talaga ng tadhana. So, hindi po pwede to. Buti na lang, meron tayong wrench na tatluan, close wrench, na ginagamit ko sa motor. So, nakakuha ako ng 12mm. Saktong-sakto siya. So, ito yung gagamitin natin pag drive ng tornilyo dito sa mga tocks. So, simulan natin pagkabit nitong bracket. Napansin nyo, meron siyang konting sira sa pintura, pero maliit na bagay yan. So, hindi naman na-compromise yung tibay niya. So, okay. Kabit na natin. Unahin natin. Siyempre, oh, sukatin natin. Yun! Alright! Parang sinukat. Unahin natin, siyempre, sa gitna. Gamitan natin ang ating tiyot na rin. Tulungan mo na akong maghawak dito. So, kailangan ko ng assistant para hawakan. Alright! Tapos na natin may kabit ang ating bracket. Dito! Alright! So, pwede siyang ganoon? Pwede ganoon? Pwede yung ganoon. Oh, pwede pala ito pang exercise ah! Ayos! Alright! Tapos na natin may kabit. So, mukhang matibay naman siya. Oh? 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 So, sturdy? Alright! Very good! Very good! So, since tapos na tayo dito, lilipat tayo doon sa TV para ikabit natin yung bracket para sa kanya. Alright? So, yun nga mga pati, meron tayong problema. Problema natin, mukhang kinapos ang kasamang tornilyo doon sa bracket. So, ito yung sukat na kailangan natin ng M6 na tornilyo. So, balit, datapuat ngunit, tingnan nyo naman, ito yung parang washer o bushing nung sa TV natin sa likod. So, plus, yung bracket na pagkakabitan, so, nung trinay ko sukatin, gamit yung screwdriver, kasama silang lahat, so, around, kailangan natin ganyang kahaba para bumuhon din siya dun sa screw sa loob. So, around
2 inches yung kailangan natin na M6 na tornilyo. So, hanap tayo ng mas mahabang ganito. Maybe sa mga hardware na malapit. Para maikabit natin siya ng maayos. So, for now, hindi natin siya may kakabit. So sad na hindi pala sakto yung binigay na tornilyo. Nakasamang tornilyo. So, hanapan pa natin siya ng tornilyo na akma sa kanya. And then, i-update ko kayo doon kung ano yung nangyari sa ating pagkakabit ng TV. So, for now, balikan na lang natin yung ating barena. Eto. So, yun nga. Mukhang naging okay naman yung pagbutas ng anim na butas dito sa baler. Parang pagkabitan ng bracket. So far, okay naman siya for me. Ang naging problema ko lang is, yun nga. So, pag nahihirapan na siyang ibaon yung tornilyo dun sa pader, medyo na-open or nabubukas siya. So, kaya nakita nyo kanina na natatanggal yung tornilyo dun sa barena. And then, isa pa na naging napansin ko kanina is pang-lima and pang-anim na butas, medyo uminit na siya. So, kailangan na siyang magpahinga ng konti para lumamig-lamig and then saka na naman natin siya gamitin ulit. So, pag tuloy-tuloy na barena, lalo na to, sobrang hirap niya burasin, medyo makapal. So, kailangan niya rin ng pahinga. So, hindi siya katulad ni Coracha na ang babaeng walang pahinga. So, mukhang ito, si Bosch na cordless drill natin, kailangan rin magpahinga paminsan-minsan. Pero, so far, back in action na siya kasi lumamig na. So far, okay naman siya for me. Marami pa kaming pagdadaanan nito. Mukhang long lasting siya. So, abangan nyo ang mga susunod nating gagawin gamit ang ating cordless drill. Bakit ko nga ba siya binili? So, nakita nyo naman sa mga vlog ni Lilipot na malapit nang matayo ang aming bahay. So, pag nandun na, sa bagong bahay, ready na. So, ngayon pa lang, nire-ready ko na ang aking mga gamit para sa aking maliit na workshop. Kasi plano ko maglagay ng maliit na workshop doon. So, gagawa ko ng mga DIYs. So, magbubutas tayo. Pero plano ko rin na ako yung gagawa ng cabinet. So, abangan nyo yun. Yung kitchen cabinet, tsaka yung sa bedroom cabinet. So, abangan nyo yun. Gagamitin natin itong ating Bosch na barena. So, yung mga next na power tools natin, bibilin pa natin. So, abang-abang ulit tayo ng sale. So far, good deal naman siya for me. One eternity later. So, mga pati, dahil nakakuha na tayo ng M8 na tornilyo para dito sa ikabit yung TV. Yung TV dun sa bracket. Kakabit na natin siya ngayon. So, nakakuha ako sa Ace Hardware. So guys, finally, nagkabit na natin ang ating TV. Nakabili tayo kanina ng tornilyo para sa likod. So, ayan siya. Pwede siyang mahila. So, pwede siyang ilo. Pag ganon. And then, may tilt din siya. Actually, naka-fix lang siya. So, alright, mamaya kakabit na natin yung mga kable niya sa likod. Para makapanood na tayo ulit. Okay. So, don't forget to like and subscribe this channel para updated ka sa mga DIYs na gagawin natin gamit ang ating mga mabibiling power tools at sa update ang aming ginagawang bahay ni Lilipot at lalo-lalo na sa aming mga pusa! Bye-bye! Thank you and bye-bye! Peace! Thank you.